glorious, blessed, victorious 29-year anniversary oras ng Himala. We are rejoicing for the Lord has done great things for us. Ang salita ng Diyos ay totoo lahat. Kung ang mga propesiya na binitiwan ng lingkod ng Diyos ay nagaganap sa mundo, how much more sa atin, sa Living Life Jesus Church. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will not pass away. Our giving is our blessing. And not only that, umuulan, bumabagyo ng pagpapala sa buong Jesus Shield. Bumabaha ng pagpapala. Lumilindol ng pagpapala. Inaantay tayo ng mga pagpapala. Hinahabol tayo ng mga pagpapala. God has prepared a great surprises for you. The supernatural supply, provision, protection of God is with us. His supernatural power will be revealed to us and through us. Ilang araw na lang ay anniversary na natin, or should I say anniversary ng Diyos, at sa lahat na napagpala dahil sa oras ng Himala. Hindi lamang bulag ay nakakita, may nakarinig, pila ay lumakad. Ano mong sakit at karamdaman ay gumaling, mga demon possess ay lumaya, mga buhay ay nabago, but at the same time, ang mahirap ay sumagana. Hindi po ako nagpipris ng material things. Ang akin pong pinapaabot sa inyo ay ang mga pangako ng Lord. Ang mga propesiya niya na hindi nagbabago. Ang lahat po ng takbo sa buong mundo at sa bawat bansa ay nagbabago. Pero, ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang panukala ng Diyos, ang mga propesiya niya ay hindi nagbabago. Dahil ang Diyos ang ating amang sumasalangit ay hindi nagbabago. Inaantay po tayo ng wealth ng wicked. Ang mga tent ng wicked ay bukas, inaantay tayo dahil yan ay para sa atin. Sila ang nagluto, tayo ang kakain. Sila ang nagtanim, tayo ang aanyo. Sila ang nagtayo, tayo ang titira. Ang inipo nila ay para sa atin. Huwag po nating limitahan ng Diyos sa anibersaryo ito. Ilang tulog na lang po ay anibersary na natin. Kung kayo po'y nakapagbigay na pero hindi sapat, magdagdag po tayo. At kung tayo naman po hindi pa nagbibigay, magbigay na po tayo ng gusto. Huwag po nating patulugin ang ating mga pananampalataya. Do something, exercise your faith. Kagaya ng apat na kitongin, they do something. At nagulat sila, dahil in-expect po nilang gutom, kamatayan, ang bumungad sa kanila ay kasaganaan. They ate and they drank, and they plundered the Aramean. They've taken their gold and their silver. At ang buong Israel na nasa pamin, nasa malaking gutom, ay napagpala sa alam lamang po ng isang araw. Walang mahirap sa Diyos. He can bless us. Especially, marami siyang pinangako para sa atin. So ang akin pong dalangin, mga minamahal mga anak, alisin niyo ang inyong mata sa inyong kalagayan, sa inyong pangangailangan. Kung wala man kayo noon, mas maganda. Kung meron man, alisin niyo. Ilagay niyo sa Lord, sa mga pangako niya. Huwag niyong patulugin ang inyong mga pananampalataya. Exercise it sa pamamagitan ng pagsunod sa aking ipapaabot sa inyo. Alay pa po tayong dapat bilhin gastusan. Ang atin pong nire-raise up na 10 million above na hindi pa natin aabot. Tala pa po tayo sa kalahati. Ilang araw na lang ang naiiwan sa atin. But I believe, dahil ang Diyos po'y tapat at ang pangako niya ay ngayon na, lahat po tayo susunod. Kayo po'y susunod. Hindi kayo mahuli, hindi kayo mauuna. At bago dumating ang anniversary, lahat po nang dapat bilhin, gastusan, iayos, bayaran, ipromote, i-advertise, ay na-workout na po natin lahat. In closing, I quote Psalm 37:18-19, and I read, "The Lord knows the days of the upright, at kayo po yun, and their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine, they shall be satisfied." Nakikita po ninyo kung paano lumaganap ang ibin, ang buong mundo po ay patungo sa Great Recession. Alam niyo naman po ang nangyaring gera sa Eastern Europe through Russia, who wants to invade Ukraine. At apektuhan po ang buong mundo dahil sa pagkakat ng supply ng gas from Russia to Europe and to other parts of the world. Pati po ang oil. Kaya nagtaasan po ang lahat po ng bilihin. Pero ang Diyos po ay may pangako sa atin.
Sa gitna daw po ng evil time, hindi raw tayo mapapahiya. Hallelujah. At sa gitna daw po ng famine, ng recession, great recession, ano pa pong recession, tayo raw po'y masasatisfy. At ano po ang susi? Obedience to the voice of God. At ano po ang tinig ng Diyos na ating narinig ng malinaw, magbigay po tayo ng masagana sa kanyang anibersaryo. Kanyang po ang bank account ng ministry, maghulog kayo kaagad, tumawag, specify ang inyong pong ibinibigay. And expect many great surprises from the Father. Dahil ang kaganapan ng kanyang mga pangako at propesiya ay ngayon. Receive the anointing to prosper. In Jesus' name, amen and amen.